Paano nga ba tayo makapunta ng langit? Ang alam po dati, kapag ka ikaw ay relihiyoso, mapupunta ka na ng langit. At kapag ka ikaw ay nakisapi sa isang samahan, tiyak maliligtas ka na. At bukod doon, kapag ka ikaw ay gumagawa ng mabuti, maliligtas ka. Ngunit mali pala yun. Sabi ng Ephesians 2 verse 8 to 9, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya nalaman ko sa kanyang salita, lahat pala tayo ay nagkasala. Walang sinumang karapat dapat sa Diyos. Kung kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, na doon mapupunta ang iyong kaluluwa, doon sa impyerno. Ngunit, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang kaloob niya ay buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus, na sinumang sumampalataya kahit sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kaya naunawaan ko na ang dapat mo lang gawin, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Manampalataya ka na si Jesus ay namatay sa cross ng Kalbaryo at muling nabuhay. Ipahayag mo sa iyong labi na si Jesus ay Diyos, tiyak maliligtas ka. Kung kaya, ngayon na ang araw ng kaligtasan, ngayon na ang araw na ang Panginoon kinakausap ka niya, tanggapin mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Salvation is now. Salvation is free. Kung kaya, ang Panginoon, papasukin mo siya sa iyong puso. Bibigyan ka niya ng walang hanggang buhay. More power and God bless. Bye!